Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay araw ng Miyerkules and welcome sa episode number 8 ng NCUP Files. Ang NCUP Files ay hatid sa inyo ng Nicotine Consumers Union of the Philippines, pakikipagtulungan ng proyosi.org at smokers.ph. Ang NCUP Files ang natatanging programa sa Facebook Live, sa YouTube na tumutugon at nakatuon ang pansin sa interes ng mga maninigarilyo at vapers sa buong Pilipinas. Muli, ito ang inyong lingkod, Anton Israel, kasama si Bubut Francisco. Magandang gabi sa iyo, Bot. Magandang gabi naman sa iyo, Anton. At ganun din sa ating mga tagapakinig at naniniwala sa atin. Yan. Sa ulat panahon natin muna ngayon, no? Grabe ang tindi ng init kaninang katanghalian, sobra. Hanggang alas 5 ng hapon, mainit pa rin dito sa Kamaynilaan. At sa ating kapaligiran naman, maayos naman lahat. Wala pa naman tayo nababalitaan ng mga nahuling mga nagyoyosi sa mga pampublikong lugar. Yan. Yan ang pinakamagandang balita, Bud. Ako ipansin ko rin na medyo nag-relax ang mga panghuli dito, particular sa Iloilo, dahil siyempre pag eleksyon, nagpapabango yung mga politiko, ayon nila yung mapulaan sila, kaya nag-relax din ang panghuli. Although yung mga pulis ng mga bagito, mga ignorante, ayan, pag nakakita ng nagyoyosi, sisitahin yung isang maninigir dito. Kaya gansita na lang sila dahil wala naman silang mga ticket. Mabuti naman kung gano'n lang, kung sisitahin nila, no? Huwag na nilang huhulihin na at kakasuhan na kung ano-ano na minsan nung nasasabi natin mali naman. Magandang balita nga yung hatid mo dyan na gayong mainit, wala naman masyadong pinaguhuling mga kayosi. Yes, no. Tama ka dyan, Anton. Balita ngayon, nasa dyaryo na lang yun. Publicity na lang yun. Mukhang binabayaran ng anti-smoking advocate groups yun . Yung mga PRPR na yan na sinasabing yung survey daw, marami daw nagsasabing ayaw na makaamoy ng sigarilyo, kung ano-ano pang mga pagpaganda o propaganda nila na kanilang pinalabas sa mga lathalain, manakanakang pinalabas. Kumusta naman ang water supply? Katulad pa rin ng dati, katunayan niya kung napapanood mo yung hearing sa Kongreso, no? Kung paano nila pagalitan yung mga nasa Maynila at saka sa MWSS na yan, ano? Kung lampasuhin sila talagang, at bagay, aminado naman sila na sila ay nagkamali. Nagkamali sila ng serbisyo. Katunayan nga, 'di ba? Kanina ang ating presidente nagalit na rin at sinabi niya na puputulin na daw niya ang lahat ng mga kontrata ng mga Maynila at saka MWSS na yan. Bakit? Naniligo pa ba si presidente? Oo. hindi ba siya makaligo? Mukha naman yata hindi na naliligo. Presidente, naliligo ka pa ba? Ay, nako. Ay, good evening, Adrian. Nako. May mga pagbabalitang inihatid sa atin si Adrian sa mundo ng vaping. Tayo, alam mo, problema natin, bro, mukhang hindi tayo masyadong nakarelate sa vaping. Pero alam mo, Ka-Anton, no? Doon sa pinanggalingan ko, yung inutos mo sa akin sa mga papeles, doon sa meron silang magandang smoking area doon sa taas. Karamihan na lahat meron doong yung tawag dito. Maganda yung kanilang smoking area. Maluwag tsaka open air. Yan. Hindi lang mga smokers ang nando doon. Nando doon. Marami rin mga nagbe-vape. No? Gumagamit ng vape. Makati. Ganon din dito sa kapaligiran ng City Hall, Kamaynilaan. Kapansin-pansin ngayon na parang laganap na masyado ang paggamit ng bait. Ayun. Oo. Kasi dapat naman talaga magkaroon ng distinction. Pagkakaiba ng treatment.
wag naman i-treat yung vaping na kapareho ng sigarilyo dahil maraming madidiskurahe. Ano, madidiscourage na gumamit ng vape. No? Kaya mamaya, babalita natin itong sa Quezon City, mukhang maganda na isip ni Bistik. Oh, good evening, Adrian. Good evening, Kanton. Good evening, Kabubot, sabi ni Adrian. Oh, good evening rin sa iyo. Mamaya, i-raise natin itong magandang balita dyan sa Quezon City. Regulated na ang vaping. Although, makapansin-pansin dito na mas liberal ang treatment na binigay ni Bistek yan sa tungkol sa vaping. Alam mo, parang kakaiba ang treatment kapag ang isang namumuno ay Katoliko kaysa din sa mga born again, yung mga fundamentalist. No? Eh dito yung nagpasimuno ng anti-smoking dito ay fundamentalist na konsyal eh. Eh, palmasyado eh. Masyadong mahigpit. Pero ito si Bistek, tignan mo. Katoliko yan. Kaya liberal. Kasi ang doktrina sa Katoliko, bobo, bro, voluntary. Freedom of choice. Yun ang doktrina ng Katoliko eh. Mamili ka kung anong mabuti sa tingin mo o anong masama sa tingin mo. Pero kumbaga, maski nga sa contribution, hindi namimilit, di ba? Pero yung mga born again, pipilitin ng mga kanilang mga kasamahan na magbigay, tatakutin pa sa lawang apoy. Parang pinagbabawal din sa kanila yung paninigarilyo eh, no? May ganun din. Ganun, no? Eh, samantala sa Katoliko, ultimo pare, naninigarilyo. Yung bayaw kong pare, naninigarilyo. Na-hospital na, ilang beses nang na-hospital, tumatakas pa sa hospital. Pagtigin ng nurse. Nasaan si padre? Nasaan si padre? Wala, umalis. Babalik ko mamaya. Nagpunta sa DSA yung bro. Baka nag-DSA yung. Eh, mukhang malayo. Mukhang natagalan yung pare at malamang eh. Malayo yung DSA. Hindi, kasi sa hospital na pinag-confinan namin eh, may DSA doon eh. Balkon, may balkon, open air. Kaya nung ako'y nakampain, sabi ko dun sa kay Aljun, dumalaw sa akin si kayo, si Aljun eh. Ah, talaga? Ko, ito, mamaya pakikita ko yung picture. Ayan. Ayan. Yeah. Nag-ano pa kami, ha? Nagkayo. Looking good, pare. Looking good, bro. yan ang aming pro-Yosi. Oo. Nasa hospital yan, ha? Oo. Edi, sabi ko kay Aljun, i-roll mo ako dun sa wheelchair, papunta ng wheelchair. Yung wheelchair niya. Tapos, pumunta kami dun sa balkon. Sindi kami. Naka-confine ako dun. Wala naman ako swero eh, tingnan mo. Ah, wala naman. Diyan lang pinadadaan yung gamot na antibiotic. Eh. Talaga po yung ganun ang sakit na tumama sa akin eh, yung community acquired pneumonia. Talaga, oo. Meron akong upper respiratory tract infection, alam ko. Eh, nung araw, kapag nakakaroon ako ng infeksyon, eh, sarili ko lang ginagamot ko. Bibili ko ng antibiotic, iinumin ko. Hanggang sa bumunti. Nawawala naman. Nawawala naman. Okay. Eh ngayon, bawal lang mag-dispense ang mga butika ng antibiotic kung walang reseta ng doktor. Mm-hmm. Yun. Kaya yun pala ang naging dahilan kung bakit ako'y nahapo. Ibang bacteria na naipon dun sa baga. Ayun. Matagal mag-incubate. Hindi ka lalagnat din eh. Hindi ka lalagnat din eh. Ang tirade, hahapuin ka. Eh, ibig sabihin nung kaya ng katawan mo, kaya hindi ka nilalagnat. Siguro. Hindi ako nilagnat eh. Parang wala nga akong nararamdaman, maliban na lang yung nagkaroon ako ng parang kabuhi. Yung nervyos. Ibang nakahiga ka. Dumidigay-digay ka naman, bro. Parang ganun. Hindi na ito maganda. Takbo ko sa ospital. Pero sabi nila, bro, ewan ko lang kung totoo yun, ha? Yung kabuhi, sakit daw sa puso yun. Ha? E ganyan na nga, kasi yung ventilation ko siguro, yung oxygen intake ko, bumagtak na.
Kaya nahirapan yung aking puso. Yun din siguro ang dahilan. So nahirapan akong humiga. Kaya salamat sa iyo, Aljon. Kayo si Aljon sa iyong pagdalaw. At sa iyong pag-wheel out sa akin. Sabi ko, dali mo ako dun sa ikot tayo dun sa labas. At thank you, Yossi. Thank you, Yossi. Wala ko, Yossi. Bili ka doon sa labas. Bumili ka. Wala kang dala. Pero kayo, Yossi nga eh. Ayun, kaya Yossi kami. Eh, Beno, atin nang bigyan daan itong ano ni Adrian. Siguro sabi ko nga kay Adrian, puntahan niya ito, puntahan niyo bot. Merong Vapers Convention. Ayan o, Vapers. Yan ay inorganize ng Vapor e-liquids ng VPR Clothing, ang Lashes Concept Premium e-liquids at Andy Manchi's foil sauce. And siguro sa susunod na episode ating interviewin itong organizer. So far, konti pa lang yung mga interesadong nagpahayag ng interest para pumunta. Pero siguro na lang ito kapag malapit-lapit na. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon. Ano? Ayan. So merong 68 ang papunta at 139 ang interested. Kasama na si Adrian Reyes. Pero sabi ko nga kasama ang Adrian, ipagbigay alam lang niya at nang sa ganun may sponsor na natin ang pagpunta niya at kasama ka na rin doon. Okay. Kumuha ng mga footages doon sa lugar. At magkaroon na, ma-feature natin. Ano ba yan? Tuloy na ba yan sa Asyete? Tama ba yan? Yeah, April 7. Sa SMX. Alam mo naman kung saan, di ba? SMX Mall of Asia. Adrian na lang ating inaantay. Medyo maganda nga. Doon lang pala yun. Ayos lang yun. Medyo malapit-lapit yun. Ihanda mo na yung camera, ha? Oo, camera. Dalawang camera dadalhin ko. Yung talagang video. Tsaka yung pwede ko naman iwan-iwanan yung camera na video. Pero magandang parobig yun. Tsaka madali na natin maita-transfer kasi meron na tayong cable para doon. Ay, naghahanap-hanap nga ako ng magandang bago-bagong camera para nilalagyan na lang ng memory card. Doon mo na lang, doon na nire-record. Okay, oo. Yun ba yan? Yung Canon Vixia. Excuse me. Yan ang tinitignan kong camera na bagay sa'yo. At bibili rin ako ng akin. para may parang pag natanggap natin yung sinasabing dyan. May mga parating. Pag may Wealth of the Nations na, pag dumating na yung biyaya, sariling stasyon na bibili natin. Ipapanukala natin, bigyan tayo ng sariling stasyon. Ang rate, isa ng radyo, stasyon ng telebisyon. At syempre, bida ng mga smokers at mga vapers niyan. Bibigyan natin ng oras ang mga smokers at mga vapers. At ng ganun, mabalansin naman yung sitwasyon. Okay. Tsaka tayo na maglalagay ng ng DSA sa mga magagandang lugar na area, no? Tayo na siguro maglalagay, no? Kakayanin na natin. Tayo na rin maglalagay na smoking area kasi wala tayong makita na, no? Wala tayong makitang ganun na smoking area kundi no smoking lang Kaya nga. yun na nga ang minamali nga nila yung konsepto Minamali nila yung ideya. In fact, wala dapat, ang DSA dapat ay indoor lang yun. Sa loob lang ng building yun. Ang labas na sa labas ng building, sa open public space, hindi na kailangan ng DSA dahil malaya tayo makapaninigarilyo. Yes, tama ka doon, Anton. Kaya lang, minamali. Yun naman yata yung nasa batas Kaya lang, yung iba minamali nila Minamali talaga. Inasadyan nilang maliin, ignorante sila doon sa sariling ordinansa. At nang sa ganun, mapalusutan. Kaya nagagalit si Mr. Lusutan. Lusot kayo ng lusot.
Nagiging kawawa tuloy yung mga ating mga kayosi na yung minsan eh, pagka hinuli sila, payag na lang sila eh. Para walang kuskus balungos eh. Parang ganun eh. Eh mabuti na lang yung iba kumukonsulta sa proyosi. Yun, tama. Kaya, kaya taka yung mga kayosi, no? Pagka may problema kayo, andyan naman si Ka-Anton o nadidito naman ako para magtanong kayo kung ano mga dapat niyong gagawin. That's right, that's right. Ayan, si Cynthia Concepcion. Good evening, Ka-Anton. Good evening rin sa'yo, Cynthia. Mm-mm. Hindi ka alam kung smoker si Cynthia. Kung smoker ka man o hindi, welcome sa ating programang NCUP Files. Ayan, usapan namin eh kung lumabas ang biyaya. Eh, si Adrian, nakaalbang din dyan. Eh, yung ating mga kaibigan na masasabi nating malapit doon sa pagpapalabas ng kondo, eh mga smokers din naman. Kaya siguro, eh, pinanukala natin na magkaroon na luwagan ang paninigarilyo, pag pinanukala natin na magtatayo tayo ng area para lamang sa vapers at mga smokers, eh sigurado, unlakan yan. Well, sa kabilang... siya nga pala, yes. Ka-Anton, ano? Di ba nung nakaraan, eh, may nabanggit ako sa yung isang may-ari ng restaurant na si, ang pangalan niya ay Karina. Gusto niyang sumama sa atin. Sabi ko, open naman si Ka-Anton eh. Sabi ko nga gano'n na tatanong ko lang sa'yo at baka pwede kami mag-broadcast doon sa kanila para makakasabay ko. Mag-broadcast kami rin. Ako mismo, doon sa ano nila. Restaurant. Welcome. Pwede naman tayong agahan natin eh. Ano na lang natin, i-recording tapos saka natin i-playback. Hindi na live. Ah, talaga. Ayos. Sige. Amo, sasabihan ko si Karina para ano. Pero bago yun, gusto ko makausap mo muna siya para kung ano man ang masabi niya sa'yo. Talagang ano siya, kayosi natin yun. Sige. Magiging maganda yan. Edi adjust natin yung oras. Kung anong oras na available siya. Alas 4 ng hapon, wala nang problema. Mag-live tayo. Parang mga ganun ang gusto niya mangyari. Kasi sa gabi, medyo busy siya, no? Kasi siya yung nga yung may-ari nun. Siya nga yung namamahala. At the same time, siya rin yung nagluluto. Napakagaling magluto nito si Karina. Napakasarap ng kanya mga pagkain doon sa kanya restaurant. Lalo na pulutan. Kapampangan ba yan? Doon sa may tapat to ng Manila City Hall. Baka Kapampangan? Malapit to. Luto? Hindi ko lang malaman kung Kapampangan to o ano. Okay. Well, sige. I-arrange muna yan, Bot, para habang guest natin siya. I-guest natin siya live. Tama yun. Ibig sabihin doon sa restaurant niya, nagpapayosi siya. Meron siyang smoking area doon. Sa balkon. Ay, nako. Maganda yata yan. Puntahan natin one time, ha? Basta pagka ano, makakilala mo yun. Medyo mistisahin to, pero nag-iisa lang to. Nag-iisa lang. Ano to, bro? May tsura. Maganda katawan. Kasing edad din natin. Ganun. Pagka nakikipagkaibigan, kailangan ganun na itsura eh. Kung di mo tatanong, yung aking girlfriend nun eh, Karina rin ang pangalan. Tsaka kaya ito ha? Nalapit sa puso ko yung... Mukhang masipag naman to. Talagang business ang ano nito eh. Hindi ko pa naitatanong kung kanya nga yung building na yun eh. Kasi anytime na gusto niya magtinda roon sa baba, pwede. Sa hallway pa yun, ha? Malamang kanya yun. Nahiya lang akong magtanong na ano eh. Magtanong-tanong pa eh. Ganda ng lighting mo ngayon, bro, ha? Maganda yung lighting mo. Simple lang to. Daylight lang to. Yung daylight akin, lang to. Hindi ko na white balance eh. Kaya nasunog yung sunog yung time mukha ko. Okay, sabi ni Adrian, ha?
Maganda po ginawa ni Mayor Bistek sa buong Metro Manila na payagan na mag-vape. Okay, talakayin natin to. Maganda nga ito, bro. Eh. Kala ko nga kanina na pinadala sa akin ni Adrian. Akala ko mukhang contradictory na naman eh. Pero Bistek, ano yan eh, San Beda yan. Kaya open yung idea. Ha? Okay, magandang ginawa niya. So regulated na ito dun sa pampublikong lugar, sa bukas na pampublikong lugar at sa saradong pampublikong lugar. No? So, nagpasa na sila ng ordinansa sa Quezon City ngayong Marso 20, kanila na itong ini-implement. So, ito ang according sa ordinance 2737-2018. Binibiro mo bro, no? Halos sa isang taon din pala ang pagbalangkas, ano? Ang layunin yan ay para maprotektahan ang kalusugan ng mga taga Quezon City habang pinapahintulutan ang paggamit ng e-cigarettes. So, kinukonsidera, kinukilala ng Quezon City at government na mas safe o mas ligtas ang e-cigarettes kumpara doon sa mga sayosin na ating ginagamit, Kaya dito, iba ang treatment na binibigay o kanila ginagawad doon sa vaping. Although, bawal ang maninigarilyo sa simbahan, hospital, sa pampublikong transportasyon, sa opisina ng gobyerno, sa eskwelahan, at sa mga park. Pero kapansin-pansin rito, Brother Bubut, educational facilities primarily intended for minors. Ang ganda yan. Ibig sabihin, kung educational facility ka pero college ka, pwede. Oo. Ha? Di ba? Pero yung sa mga elementarya, sa high school, hindi pwede. Mahigpit. Pero kung ang college educational establishment ay hindi intended sa minor, kung yung mga 18 pataas, ano na yan? Considera na maluwag siguro. Maging din yung mga recreational facility. So, ito pang maganda bot, no? Gamit ng e-cigarettes o ng mga vape doon sa enclosed na pampublikong lugar. Basta, ilalagay lang daw, dun sa, ipapaski lang na ang paggamit ng vape ay allowed sa loob ng establishment. Ayun. So, ibig sabihin eh, itong pinapayagan. So, para makakapamili, nandito ngayon yung choice, yung tinasabi natin freedom of choice ng mga parokyano. Mm-hmm. Mga pamili yung mga parokyano. Ikaw ba'y may papasok dun sa isang establishmento na nakalagay doon eh, pinahintulutan namin ng vape. So, pagpasok mo, hindi ka makukot by surprise. Hindi ka naman susurpresa. Dahil in-expect mo na meron ka talaga makikita may nagbe-vape. Parang yung Kaanton, yung isang kinainan natin doon sa Buendia, kung natatanda mo yon. Doon mismo sa baba, pwede manigarilyo. Diba? Sa kinainan natin ng tawag dito, yung Korean food. Chinese food. Chinese food. Yun. Okay, ayos yan. Sabi ni Rodrigo de Guzman, magandang gabi sa iyo, Rodrigo. Nasa Hong Kong yata si Rodrigo. Hindi ako nagkakamali. Magandang gabi sa iyo. Sana'y magkita-kita tayo one of the day. So, ayan na. No? But, no? Ang treatment ng e-cigarettes ay iba sa treatment ng smoking. So, sa mga private companies, pwede rin sila mag-designate ng designated vaping area sa bukas o sa saradong lugar. No? Depende na yan sa diskusyon ng management. Of course, bawal ang mga minority edad. At ang first offense, 500 to 1,000.
Second offense, 1,000 to 2,500. Third offense, 2,500 plus to 5,000 plus revocation of license to operate for businesses. So yun lang naman eh. Kaya kung ikaw ay isang negosyo, eh ako, mas maganda pag pinapahintulutan ng pagbibig. At ano na lang, kung ako yung negosyante, ikikater ko yung sarili ko, yung business ko, doon sa mga vapers. Alam ko, magulo nga yan, medyo maasahan mo na puro tambay ang ano. Pero syempre, kung mo-order naman ng pagkain, eh okay na yan. Oh, kaya siguro, marami pa niyo kapaderan dyan sa Quezon City Board pag nagkataon. Alamang, baka imbis na dito tayo sa Maynila pumunta, doon na lang tayo standby sa Quezon City. Ayun, ganun yung nangyayari niya. Saka doon sa ano, yun nga, yung pinuntahan natin doon sa May Buendia, doon sigarilyo yun, ha? Sigarilyo. Diba, Yoshi yung, hindi vape. Sigarilyo yun. Inaallow tayo magsigarilyo doon mismo sa loob. Ayan. Pero bukas naman yun, di ba? Bukas naman yung buong harapan nila. Pero bawal pa rin kung tutusin. Pero discretion ng management yun. Ayun. Okay, ayan ha. Congratulations kay Mayor Bistek. Nakalimutan ko na, Herbert Bautista. Ayan. Katoliko yan. Kaya may freedom of choice. Pwede tayo mag-exercise ng freedom. Kung ano yung discretion ng isang user, eh nasa kanya na yun kung anong decision niya. Sana, sa mga pamahalaan, sana yung mga mananalo kandidato, mga tumatakbong kandidato ngayon, ay maging liberal-minded na pagdating sa issue ng smoking, issue ng vaping. Pag yung mga ano, si JDR, si Mr. Healthcare daw eh. No. Narinig mo ba ako? Oo, ano man. Nilipad yata yung gunita. si JBR, si ito, Mr. Healthcare daw siya. Kaya hindi nag-iisip. Si JB. Yun ang commercial niya eh. Mr. Healthcare daw. Advocate daw siya. Daw. Hindi naman nag-iisip. Nagpanukala na taasan yung presyo ng sigarilyo. Hindi niya inisip na kontrapelo yung kanilang proposal doon sa sinasabi nilang motivasyon. Doon sa sinasabi nilang layunin na makapagdagdag ng buwis. Ito namang Chua, yung Undersecretary Chua ng Department of Finance, nag-aano rin, nagpapatay Malaysia rin. Eh, lumalabas tuloy na expert nga ako, no, pero patay Malaysia ang ginawa niya. Nakakahiya. Dahil pinalalabas niya na tama yung formula niya. Natataas yung koleksyon ng buwis. Pero kahit anong yung principle, mali. Kaya mauuwi rin sa mali. Mauuwi rin sa wala. Eh yung Kaltua, ewan ko paano pumasok sa kuwoto nun. Matalino, mukhang matalino naman, pero padala siya dun eh. Ayan, si Marlin Pascua Gagon Agabao ng Santiago City. Magandang gabi sa inyo. Marlin, magandang gabi. Malapit na, Marlin. Handa-handa na natin yung ating two government-issued IDs ha, sa pakisabi sa komunidad mo dyan. Dahil baka maraming mari ng bumuhos ang biyaya. Ating inaantay. Ito, sabi ni Adrian. Sana magpamakala din sila na age 21 pataas ang pwedeng bentahan. Kasi po yung iba, sinasabi na 18 na sila. Yung iba naman kasi, Adrian, ano, abot, nagsisimula mag-vape. Hindi nagdumaan sa paninigarilyo.
Eh di sa palagay ko parang ayos naman siguro 'yon kung gano'n ang kanilang pagsisimula ng kanilang tinatawag na freedom of choice. Yan. Tama ka niya. Kasi parang ano lang 'yan eh. Nagpalit ka lang ng sistema ba? Nagpalit ka ng disenyo. Paano mo kukonsume yung isang kukonsume yung nicotine. Kahulugan lamang, kahit anong mangyari, hahanap-hanapin ng tao, kahit ikaw ay wala pang karanasan gumamit ng nicotine, hahanap-hanapin pa rin siguro talaga ng tao ang nicotine dahil ito'y isang uri ng lunas. Oh, may nakukuha ang lunas eh sa nicotine. Diba? Tama kaya, ka dyan, Kaantor. Katulad na lang natin na laging may ginagawa. Stress. Eh pagka nakatikim tayo ng nicotine eh, nawawala ang ating stress. Yeah, halimbawa guys, sa mga kabataan, yung mga kabataan eh, nag-undergo yan ng crisis eh. Psychological crisis, marami yan eh. Siyempre, nagtatakmulat sila sa daigdig, unti-unti tinatanong nila, bakit siya ganito, ako hindi. Bakit ako ganito, siya hindi. Ganon. At maraming katanungan yan, bakit siya macho, ako hindi macho. Bakit siya pogi? Ako hindi pogi. Bakit siya sinagot? Ako hindi sinagot. Diba? Tapos yung mga puppy love, puppy love. Eh, yung bahagi na down ka, anxiety, may tatamaan sila ng anxiety, tatamaan sila ng mga uri ng mga psychological disturbances. Parang aligaga yung katawan na yan. Diba? Aligaga yung katawan natin. Oh, parang naghahanap ka ba ng something na makapag-relax ka? Oh, kaya turo man ng magulang yan o hindi, hahanap at hahanap ng remedyo ang isang tao para maibsan yung kanyang nararamdaman. Dumadating yung punto na mag-yoshi kaya ako. Dumadating yung punto na mag-vape kaya ako, baka ito yung solusyon na maibsan ko o mabawasan man lang yung aking mga pag-aalala. Aba, oo nga. Oo, nababagasubo. Oo, tama ka dun. Oo. Kaya nagsisimula talaga yun sa kabataan. Dahil dun din nagsisimula yung pag-iisip. Dun din nagsisimula yung krisis sa buhay. Diba? Ngayon, sabi ng nanay, bawal manigarilyo. Sabi ni tatay, bawal manigarilyo. Sabi ni Doc, masama pa ni nigarilyo. Wala nang option yung mga kabataan. Ano nangyayari? Di ba? Nagpapakamatay. Dito sa Iloilo, wala. Maraming hindi na minigarilyo na kasi may higpit nga. Eh, pero ang suicide rate naman, every other day. Ang suicide. Maraming nagsisuicide dito. Maraming nagsisuicide. Kailan lang, kanina lang, nababalita. Security guard dun sa airport namin dito. Nagpapakamatay daw. Mga kabataan, nagpapakamatay. Nagbibigti. Okay. Sabi ni Marlene, wow, ang swerte naman po nating mga Pilipino, sir. Through you, marami po akong natutunan at nakukunik ng tama. Saludo po ako sa iyo at sa iyong programa. Maraming salamat, Marlene. Oh, unti-unti mo nang i-sound off yan sa mga head of families. Ha? Head of families muna daw. At kailangan natin ng two government IDs para ma-issue na ng malamang parang ATM card daw to. ATM card. alam mo, sa tingin ko, lalo tayong dumadami ngayon. Ano? Patulad ng si Karina, eh, talagang gusto sumanib sa atin. Si Karina, sige. Yung may-ari ng restaurant. Yeah. Ayun. Sige, schedule mo yung bot at doon tayo mag-broadcast, ha? Okay, okay, sige. Malamang yun na mga nasa hapon yun, between 4 to 5 yun, mga ganun. Kasi pagka lumampas doon, kasi mag-uumpisa lang magbukas yung ano niya, kanyang restaurant, kasi ano yun eh, parang inuman, kainan, ganun. Ganun ang ano. Yung mga taga City Hall, ang mga kanyang mga parokyano, lahat ng mga pag nag-uwian na, dumadaan doon, umiinom, kumakain. Yeah. Eh, dalin mo ako doon pag napadpad ako ng Manila. Yes, tama ka.
Matitikman mo yung masarap na luto ni Karina. Wow. Pangalan pa lang, ulam na. Karina, Karina, I love you so. I'm Karina, Karina. Karina naman yung Karina naman pala. Okay, sige bot. Ayun lamang ang ating komentaryo. Kaya po doon sa mga government halal na gobyerno, mga halal, huwag po kayo magpakahangal. Considera po ninyo, hindi ko mo sinabi ni Doc na gano'n, na walang beneficial element ang nicotine. Meron po, kaya po normal na hanapin ng tao yan. Natuto man yan o hindi, at hahanapin din niya para ang kanyang kalooban ay mapalagay. I-consider po din ninyo sa DOH, makayang mga taga-DOH dito lalo sa Region 6. Alalang-alala sila dahil mataas nga daw ang suicide rate dito. At bakit hindi magiging mataas ang suicide rate dito sa Iloilo? Eh, ang doktrina ng pamilya rito ay napakahigpit din. Hindi gaya dyan sa Maynila, hindi gaya dyan sa Cebu. Dito, di timbre, di tekla. Oh, kumbaga sa piano, di nota. Oh, di nota. Talasa ng lifestyle dito, dinota. Oh, kaya, yung kabataan, gusto man manigarilyo, gusto man mag-vape, eh napipigilan, nakukonstrain. Oh, kaya yun, lubid ang nakikita nilang solusyon. Eh kung matino lang sana, di, bago ka tumingin sa lubid, pumunta ka muna sa tindahan, mag-yose ka muna, tignan mo kung matutuloy yun. Oh, baka makapag-isip-isip ka pa na maayos. Marirelax ka, at makakapag-isip-isip ka ng maayos. Habang tinitignan mo yung usok, mag-beep ka. Oh. Oh. Napapalabas mo yung problema mo dun sa usok. Ha? Okay. Sige ba, paalam na tayo. Okay, sige. Bago tayo magpaalam, no, babatuin ko muna yung aking anak na nandiyan dyan sa Cagayan de Oro na gagraduate niya siya ng senior high school sa Biyernes, sa Biyernes, o sa susunod na Biyernes, sa 29 ng Marso. Ayan. Kinabati ko si Francis and Francisco. Ayan. Congratulations, anak, at makakatapos ka na rin ng senior high school. At mga kayo, si wag kayong bibitiw tuwing tayo may programa rito. At ang masasabi ko maging responsable sa paninigarilyo. Yan, Kanton. Okay, at bago nga pala lahat, maglulunsad ang NCUP ng pa-contest. Magpapa-contest po tayo para sa mga vapers. Maganda yan, ha? Vape Buga. Vape Buga ang pangalan ng Vape Buga. Eh, ikayatin natin yung mga vapers na mag-produce ng kanina. Magkakunan nila yung sarili nila ba nagbe-vape. At pagalingan ng forma. Yun lang. Kung may tricks kayo, di palabas ninyo yung mga tricks ninyo sa vape. At bibigyan mo namin kayo ng gantimpala. Yung siguro inisip ko yung mga every 15 days magbibigay tayo ng mga vape mode. Mood ang tawag nila dyan. Yung gadget na halagang 3,000. Bot, nasa camera ka pa, Bot, ha? Nanabas yung dila mo. live pa tayo. Oo, okay. Oo, kasi maubos na yun sa akin. Binilangan na ako rito ng data. Binilangan na ako ng data. Okay, sige. Sige, okay. Buti hindi pa naputol, eh. Sige, maraming salamat, Bot, ha? Standby ka lang. Okay. Okay, so yan naman po ang nakayanan namin yatid sa araw sa edisyong episode number 8. At congratulations kay Mayor Mystic Bautista dun sa kanya pong naging pasya na ituloy ang ordinansa na nagsisegregate sa vapers. Ang treatment ng vapers, ang treatment ng smokers ay iiba. Mas maluwag ang treatment sa mga vapers. Yan po ay napakagandang balita. At abangan po ninyo dito sa NCUP Files ang amin pong pa-contest. Mga giveaways po kami, siguro mga 5,000 a month. Eh atin po yan ilalaan para sa mga vapers. Okay, so abangan lamang po niyan at tutulungan tayo ni Adrian Reyes para sa pag-disseminate ng impormasyon. Sa ngalan po ng
NCUP, ng Nicotine Consumers Union, ng proyosi.org, ng smokers.ph, vapers.ph, at sa ating mga naging panauhin, si Adrian Reyes, Cynthia Concepcion, Rodrigo de Guzman, Marlene Agabao, at sa mga nag-like, maraming salamat po sa inyo. At muli, ito si Anton Israel, sa ngalan ni Gubat Francisco, ang nag-iwan po sa inyo ng isang magandang gabi.